with ano, with dance, ayan, with dance steps. With dance. Bet mo yun, madam? Ayoko. With it. Sa pakakantahin natin. Good morning. Good evening. Ay, naka-live na ba tayo? Uh-oh. Good evening. Good evening, good evening everyone. Hindi na po kami magkakasama. Uy, ma'am, tingnan mo. Two top fans na ako. Dalawa na. Sinisa. Wow, two top fans. Sino kaya yung isang nauto ni Nizza? Hala? Si Bong? Oh. Rhea Vargas. Tingnan mo, Nizza Gueco is live now. Tapos 36 minutes ago. Ibig sabihin, kanina pa tayo. Hala, kanina pa tayo nagdadagdala. So, may ano ako dito. Buti na lang wala nabanggit. May three viewers ako dito. So, buti na lang wala tayo nabanggit. Na masama. Just, hindi, mapepreso ka talaga, Rhea. Tao na. O, bakit ako? May mga tao na. Sa punks. Hello, na. Magandang gabi sa mga tao. Magandang gabi po. Yung hindi tao, magandang gabi pa rin. Kami lang maganda. Natural. Ayaw ka selfish. Oh, sige na, lahat na. Hindi, hindi pwedeng so, lahat. Merong hindi maganda. Good evening sa inyo. Eh, nawala yung crawler natin dahil naglagay tayo ng ad. Hindi sila kayo nagpapahid na naman ako sa ilong dahil ako'y sinisipon. Okay. Okay. Ano na? Good evening. Meron na ba yun? Good evening. So, yung live natin ngayon is about... Hello, magandang gabi. Ay, ba't gano'n? Ah, sa'yo pala yun. Sorry. About, ano, where to get your freelancing clients. Kasi, napansin namin na maraming newbies ang parang sad na sad pag hindi sila natanggap sa Upwork or... Correct. Sa ibang lalo mga platforms. Lalo ngayon na magkaka-face na. Oo, may fees na rin ng Upwork dahil per cover letter na isi-send mo, per application na isi-send mo, may bayad na. So, may bayad na, correct. Kailangan nating, yes, and kailangan nating i-discuss kasi hindi naman din talaga advisable sa newbies na magbayad, lalo na kung nag-a-apply ka pa lang kasi nga naghahanap tayo ng trabaho para magkapera, di ba? Tapos magbabayad ka na agad. Eh, hindi ka naman sure kung makukuha. So, kailangan natin correct pag-usapan kung saan tayo pwede pa makakuha ng clients aside from those. Yun. So, sa mga popular. Hindi namin yung ano. Yes, yun yung pinaka-popular and pinaka, ako inaamin ko, dun ko ina-encourage yung mga newbies noon eh, sa Upwork. Kasi safe eh. For me noon, oo, protected sila kasi yung bayad nila, hindi sila matatakasan ng client. Kaya ako, kaya lang, correct, parang lately nagiging ano na, nagiging, lalo nang tumaas ng 20%, ng ganyan. So, medyo nagiging, ano na siya, hindi newbie friendly. So, kailangan nating pag-usapan ngayon yung iba pang options nila. So, hinati-hati namin yung mga options nyo. So, syempre pag-usapan pa rin natin yung mga platforms, yung mga per project na sites, yung Pinoy targeted, yung agencies, at saka yung direct client. So, isa-isahin natin yan. Tingnan natin kung ano yung pros and cons, kung ano yung dapat kung para sa iyo ba to. Wala namang super packet dito sa mga to. Pero lahat sila may pros and cons eh. Parang kayo na bahala kung ano yung pipiliin nyo. Na at yung pros and cons na sasabihin natin, Nizza, is all dependent on our experience. So, yes, pwedeng so, yung experience ninyo ay maganda, hindi katulad nung sa amin. So, okay lang. At the end of the day, you can take what we say. Tapos kayo pa rin naman na magde-decide kung kukunin nyo siya or hindi. Basta what we're going to share to you, to everyone, are those are based on our personal experiences. Ano yung maganda para sa amin? Ano sa tingin namin yung maganda? And what we think are sites that you should avoid or at least avoid lalo na bago ka. Oo.
Masakit pa ulo ko. Tapos, ano ba? Pagkahan. Sige, sige. So, I think pwede nating simulan ano? Doon sa mga pinaka... yung... So, let's start with the platforms. No? Yung mga Upwork, yan, yung mga ganyan. So, okay. Sige. May ano ko, ang galing mo. May agenda pala to. Oo, ano na tayo, improving na tayo eh. Yes, may listahan na. May agenda. May agenda, agenda na tayo eh. And itong Be Life, tingnan nyo, may agenda. May nakalabas na platforms. Ha? Just yan. Hindi ko nakikita. Guest lang pala tayo. Tingnan mo sa live. Platforms. Ay, oo nga. Platforms. Sige. Okay, so inayos ko yung agenda natin. Sige, simulan na natin sa platform. So, okay. Ano ba ang pinaka pros and cons para sa inyo ng platform? So, nabanggit na natin kasi kanina na dapat sana newbie friendly siya kasi protected dahil may mga escrow sila, di ba? So, yung chance na matakbuhan yung newbie ng isang client at hindi mabayaran, wala doon sa ano. Uh-oh. Malabo. Parang sa very sa platforms. Oo, kasi may milestones sila and may parang work ano yung sa Upwork yung guarantee na na ba payment guarantee nila. Kasi sa Upwork yung client pag verified sa Upwork and siguro doon sa iba din. Pag verified yung payment ng client mo, meron ng copy ng credit card nila si ano si Upwork. So kapag nagtrabaho ka ng hourly, automatic na i-bill nila yung client pag time na i-ano sa inyo, i-release, unless i-dispute niya. Eh kung hindi naman niya i-dispute, automatic mababayaran ka. So, tapos usually, kapag pag ganun na halimbawa dinispute tapos, pero nakatracker ka, napakahirap para sa client na i-dispute yun. Kasi mayroong proof of work. Proof of work ka. Hindi ka maka-question. Paglalaban, oo, paglalabanin pa kayo nung ano, CS, di ba? Kukunin ng CS tapos, yung mga screenshots sa'yo, kay client, ganun. Tapos, titingnan nila kung sino yung nagsasabi ng totoo. So, malabong makapanloko si client. Kung talaga pa yung milestones. Oo, tapos kapag per milestones naman, pag start mo, before ka mag-start ng project, usually, nasingil na ni Upwork yung bayad, hawak na yan. Kumbaga, escrow na yun. Iunti-unti na yun. Hindi lang i-release. Parang sa Shopee talaga. So, parang sa Shopee, di ba, may nagbayad ka na. Obvious ka, madam. nagbayad ka na, tapos yung seller, ipapadala niya sa'yo. Parang ganyan din sa, yun. So, pag dala ni seller sa'yo, sasabihin mo sa Shopee na received in good condition mo yung product. Pag nasabi mo received in good condition, dun palang i-release ni Shopee yung pera sa seller. Ganun din yung gagawin ni Upwork. Unless hindi sabihin ng client na good condition or good yung service na nakuha niya, hindi i-release ni client yung hindi i-release ni Upwork yung pera sa iyo. Unless sabihin ni client na sige i-release mo na nakuha ko yung service na gusto ko. Sa milestones yun ha. Tapos in case naman si client ay hindi nagre-reply, pero nag-submit ka ng milestone, meron kang 14 days. After 14 days, automatic i-release ni Upwork sa'yo yung pera. Kapag walang sagot kay client. So, safe talaga na mababayaran ka. Sobrang safe. Tsaka yung job board kasi ng Upwork, makikita mo rin na yung quality ng trabaho na available sa Upwork is maganda. Alam mo yun, talagang hindi siya yung basta-bastang trabaho lang. Hindi ka magtataka na baka... Doon meron. Merong mga nakakalusot. Pero tingnan mo lang din mabuti kasi maaayos naman yung mga nagpupunta doon. Kasi na-establish na ni Upwork yung pangalan niya. So, yung clients, pag may kailangan na freelancer, talagang pupunta sa Upwork. Correct. Wala silang pupuntahan iba. Doon talagang diretso nila. Majority ng clients. Majority, yes. Oo. First choice nila meron is Upwork. Meron din sa Upwork. Iba, pero... yung namamahalan sa fees lang, maghahanap ng ibang options. Uh-oh. Pero, mostly... Pero I think Upwork. yun yung con ng ano. Con, yung con ng platform. Ang platform both, kasi nga, no? since masyado niyang pinoprotektahan yung freelancer, both sides, at some exactly. point, yung service, both sides,
yung services magkakaroon eventually ng fee, magkakaroon eventually ng presyo. Mm-hmm. Yung kasi nag-effort yung, sila yung service na yun eh. Kasi oo, they hire staff, may mga tao. May mga tao talaga silang dedicated na yun lang ang gagawin. So it can get very costly. Nagiging mahal siya. So I think yun yung isa sa pinaka-con niya. Oo. Katulad na rin naman ang sinabi natin kanina. Parang in-establish kasi ni Upwork yung pangalan niya eh. So kaya meron din siyang parang K mag-singil. Kasi nga kaya naman nilang pangatawanan na talagang sa kanila nagpupunta yung clients eh. Majority ng clients eh. Tsaka mas mataas yung porsyento ng ano, mas mataas yung porsyento ng matinong clients sa kanila kaysa sa scammers, unlike sa ibang platform. Tingnan mo lang kasi, kailangan din kasi marunong ka rin tumingin. Kasi kung scammer naman, alam mo agad tingnan. Mahalata mo naman yun eh. Oo. Tsaka maganda sa platforms, makikita mo yung past reviews, yung kung ilan, magkano na nagastos ni client, kung verified ba siya. Ilan na yung jobs, ilan yung mga ilan na applicants. Niya. Oo, di ba? Kung kamusta yung mga past jobs niya. Ayun yung okay sa mga nagbigay ng feedback, platform. Ganyan. Oo. Doon mo kasi makikita. Nakikita mo yung history. Oo, yung history. Correct. Yun yung maganda sa platforms. Ang hindi lang nga, yung fee. Kasi syempre naman, gumagamit tayo ng servisyo nila. Oo. Eh. So, binabayaran eventually yung protection yung protection sa'yo. Patas oh, yun yung binabayaran mo dun eh. Hindi ka naman iningal sa client, may maniningal na para sa'yo, may magsesend na ng invoice para sa'yo, withdraw ka na lang. Napakadali lang kasi. Isipin mo, magta-timer ka lang, tapos, wala ka nang problemahin. Magpupunta ka na sa account mo. Kapag sa ano kasi, kapag direct yan, magbabayad ka pa sa time tracker mo. Siyempre, bayad ka nung maganda. Kasi yung mga libre, sigurado hindi masyadong ano yan. Tapos like yung, kunwari, toggle. Yung toggle, libre lang siya, pero wala siyang screenshot. At saka, na-edit mo. Ayoko kasi nung na-edit, nadadaya kasi yun eh. Nadadaya yun. Yung time entries mo. So, parang yung time doctor, May screenshot yun, pero yung bayad mo is $5 per month, yung pinakamura. Mm-mm. So, pag direct ka, magbabayad ka ng time doctor. Kasi, syempre, kailangan mo mag-ano doon. Mag-invest sa time tracker na maganda para mag-trust yung client sa'yo. And then, may ginagamit ako, isa pa. Top tracker. Libre din siya. Na-edit din. Which is, gusto ko naman, kasi, unang-una, si client, ginagamit ko lang siya for invoicing eh. Kasi si client, hindi naman siya nagre-require sa akin na screenshot. Pangalawa, nagbabawas ako ng oras. Baliktad yung rason ko kung bakit gusto ko ng edit. Baliktad yun sa'yo, oo. Kasi yung iba, nagbabawas ako ng oras. Nagdadagdag, oo, mahirap. Sabihin na lang natin kung... Kahit hindi ako nag-break eh. Para sabihin na lang natin kung hindi ka pa, kung bago ka pa and you need to establish yung credibility mo sa mga kliyente mo, you need some mga apps, no? Mga time trackers na will help establish that. Ngayon, kung katulad ka na ni Miel na hindi na pinagdududahan ng kliyente, okay na yan. Hindi na nila habulin yan. Oo. Or like ako rin, yung time tracker ko for one of my clients is edited. Na-edit. Pero hindi kasi, well, ako pa naman kasi, parang hindi ako nagdadagdag. Kung ano lang yung trinabaho ko, yun lang yung babayad. Babayaran sa akin. So, walang issue sa akin. It's a matter of personal preference nga. And yung integrity mo na lang din as a person. Uh-oh. So, ang challenge lang sa editing, sa editable is, kung 10 oras yung trinabaho mo, yung ipapakita mong trabaho, dapat mukhang trinabaho ng 10 oras, hindi mukhang trinabaho ng 5 oras. Kasi mahirap din yung iba magkakaroon ng ano eh, ng doon magsa-start yung cheating eh. Yung win, kahit na 1 minute o 10 minutes lang ang dinagdag mo, yung liit-liit na yan, malaki rin siya pag naipon. Tapos, aside from yung time tracker mo, kapag nakadirect ka, kailangan mo pang asikasuhin yung invoice mo. Kailangan maayos invoicing. Yung invoice mo. Isi-send mo doon. Sa Upwork, wala ka nang ganun. Every Monday, talagang kukunin nila lahat ng tinabaho mo last week. Tapos, iti-check mo na lang kung tapag ba o hindi. Kung hindi walang ka tanong-tanong. Kung hindi ka nag-react, ibig sabihin tama, kukunin nila sa credit card ni client yun. Oo.
Ayun. So, hindi ka na maniningil, hindi na ikaw mag-send for me, ng invoice. Oo. So, for me kasi, tinanong kasi ako kung ano ba yung mas okay, kung platform o hindi. So, sabi ko, for newbie talaga, ini-encourage ko yung may platform para mag-establish lang nung ganyan. Kasi mahirap kung direct ka agad, tapos asikasuhin mo na yung time trackers, asikasuhin mo yung invoicing. Medyo mahirap. So, mag-aral ka muna ng skills doon sa platform. Tapos, after that, kapag ka, na ako yung in-explain ko rin, na parang ano, parang, hello? Parang ang ingat. Yeah. Ay, oo nga, para may mga... may mga nag-usap. Hindi, ayun. Ayan. So, in-explain ko rin sa kanila na hindi rin parang wise sa isang ano yung so, yung hourly ka forever. Like yung sinabi ko. Sabi kasi, paano mo malalaman na time na para mag per project? So, ang sabi ko sa kanila, kunwari, ang in-example ko kasi sa kanila noon, video editing. Kunwari, video editing, inaabot ka ng 5 hours. Tapos, kunwari, $10 per hour ka. So, ang mangyayari noon, $50 ka per video, di ba? Tapos, habang ginagawa mo yun, kunwari, ilang buwan ka na kay client, naging magaling ka na, may templates ka na, may mabilis mo na gawin, naging 1 hour na lang yung gawa mo. Kumbaga, 1 hour na lang natatapos mo yung one video. So, lugi ka na. Kasi, kung hourly ka, $10 lang ang kita mo. Unless, katulad ng ibang freelancers, dinadaya nila. Patatagalin nila, pipindot-pindot sila hanggang umabot ng 5 hours. Para $50 pa rin. Pero, ano nangyari nun? Hindi ka productive kasi medyo nadaya mo siya. What if kung ganun na yon, na-feel mo na na medyo lugi ka na dahil magaling ka na dun sa gawa mo, or mabilis ka na, doon ka mag-per package. Kunwari sabihin mo kay client, bayaran mo ako ng $50 per video. Tapos hindi naman niya alam kung ilang hours mo ginagawa eh. So kung 1 hour mo nagawa, meron kang 5 hours to work, kumuha ka ng ganong projects na pare-pareho, edi meron ka ng $250 in 5 hours. Kesa nandaya ka, $50 lang yung makukuha mo. Diba? So, ayun, yung stat ko, yun yung parang parang telltale sign kung kailan ka na mag aalis sa platform or magpa-project based or magpa-package deal. It's a matter of understanding kasi yung ano yun. Pero yung milestone, parang it's an understanding din kung ikaw ba, paano ka magtrabaho sa sarili mo. Tapos ano ba yung... Kasi kung naiintindihan mo na yung niche mo talaga, doon mo malalaman kung pwede mo siyang i-project or pwede mo siyang i-per hour. Like ako, sa akin, kasi pag pinare-project mo siya, medyo lugi ako in a sense na ang daming revise, ang daming edit. So normally, pag nagpe-project ako, prati kong sinasabi, hanggang 2 edit lang. After 2 edits, hindi na ako mag-e-edit ng libre. Eh, minsan, ayaw ng kalooban kung maglabas naman ng produkto na gawa ko tapos alam kong maraming mali. So, ang sinasuggest ko talaga, mag-per hour. Kasi, at least, unless, kahit ipa-edit mo sa akin yan ng ilang beses, wala tayong problema kasi may bayad. Kasi ang challenge sa niche ko, hindi mo siya matetemplate kasi nga iba-iba yung industriya na inagalawan. Kasi, sa'yo eh, no? Iba-iba kasi yung industriya na ginagawan ko. Meron din ganyan sa amin. Parang ang nilagay ko rin, parang max of 2 din na revisions. Pero kapag ang revision mo is wala dun sa unang requirement niya, yung alam mo yung sinunod naman namin hindi lahat kasama ng requirement niya. Hindi kasama yun kasi baka mamaya naisip niya lang nadagdagan nito. Kasi may isa kaming client, in-edit niya, tapos nawalan ng 600 words. Gusto ba naman ayusin pa namin yun dahil daw nawalan? Sabi ko, hindi na namin. Ba't mo pinakialaman? Namin. Sinuntan naman namin. Pakialamera ka eh. Charat. Ayun. So, sinabi namin sa kanya. Ayan. So, ganun lang. Yun ang pros and cons namin sa ano. sa platforms. At saka maganda pa doon sa platforms is nandoon nakalatag yung mga jobs. Mag-a-apply ka lang. hindi ka maglilibot. You can apply. Hindi ka lalabas. Pwede siyang malaking one-stop shop.
Oo. So, parang kailangan, gusto mo mag-apply ngayon, hindi ka na kailangan maghanap pa kung sinong a-applyan mo, kung anong a-applyan mo, kung anong, ano yung i-email mo, ganun. So, hanapin mo lang kung ano yung gusto mong applyan. Tapos, ayun, pwede ka na mag- description kung pakba sa'yo o hindi. So, may choice ka talaga. Pagpasensya na po si Rhea kasi kagigising lang niya, kumakain siya habang nagsasalita. Wala siyang manners ng very life. Ay, ayan, natanggal. Ayan, na-carmy tuloy. Ang bilis ng Carmy Martin. Na-emi tuloy yung telepono. Na-emi tuloy yung telepono ko. Ayan, safe na rin bukod sa Upwork. Ano pa yung masasuggest natin na platforms na pwedeng, akong, pwede nilang bisitahin? May guide ako dito. Lalagay ko sa comment. Golans lang yan. Nagawa ko kasi siyang vlog noon. So, paano gumawa ng... Nilagay ko siya sa comment. Paano gumawa ng profile sa Golans? So, ang na-try ko na personally talaga. Ako, Upwork, Golans, freelancer.com, at saka guru.com. Na-try ko sila personally talaga. Nung nagsistart kasi ako, nakwento ko na yun yung gumawa ako ng mga profiles sa ano, mga platform. Tapos dito sa mga to, except sa Golan, sa Upwork, sa Freelancer, sa Guru, tsaka ano yun, ni Odesk pa tsaka Elance noon, magkahiwalay pa sila. Doon ako nakakuha ng mga jobs. So doon ako nag stay. Doon sa mga photos yung mga hindi pa, except Golan, Upwork, Freelancer and Guru. Doon ako nagstay. Ah, Upwork noon, ano pa? Odesk and Elance. Odesk pa. Oo. Bakit ganun, no? Isa pang Elance. Bago. Kapag nagsisimula ka as a freelancer, lahat ng platform na malalaman mo, na alam mong platform lahat, pa, gawa ka lahat ng profile talaga. Ginawan ko, oo. Tapos nagstay ako doon sa mga kung saan ako siyempre, kung nasaan ka, doon ka, ano, siyempre pag bago ka, hindi mo maalam sa kapupunta. So, may maximize mo lahat. So, kung saan ka nakakuha ng kliyente, eh, doon ka maglalagi. So, hindi naman namin sinasabi na ito yung best, pero ito yung nag-work sa amin. Dito kami nakakuha ng ano, ng client. So, pwede nyo rin siyang i-try. Ako ang subukan. Nilista mo na yung dalawa, yung Upwork at saka freelancer.com. Okay. Sa freelancer.com, isang client lang ang nakuha ko doon. Parang sobrang ako rin, aksidente lang. Ako, na-try ko lang dyan. Upwork, freelancer, tsaka guru. Yung freelancer tsaka sa guru, hindi masyadong patok sa akin. Yung Golan, susubukan ko yan. Kasi contrary to popular belief, totoo, may mga nag-i-invite sa atin. No, ito, ay, mag-apply ka lang sa ano. May mga nag-i-invite sa atin, pero akala siguro nung iba, hindi na tayo nag-a-apply. I mean, ako personally, nag-a-apply pa rin ako. Lalo na pag nakakita ako ng project na gusto ko. Ina-applyan ko yun. Gusto mo hindi talaga, kami, hindi po kami masyadong magaling na doon yan na lang kami, na nakaupo na lang kami, tapos biglang may tumarating. Si Rhea lang yun. Na nakaupo lang, naka-duster, naka-rollers, tapos may darating. Ganon. Ako po nag-a-apply pa po ako sa mga online. Sa freelance, pero meron pa rin ako nung iba kong ano. So, yung sige, try natin yung Golans na yan. Mag-set ako dyan. Tingnan natin kung anong magaganap. Ah. Tingnan mo yung link. Tingnan mo yung link. Doon ka pumasok sa link ko. Tapos anong gagawin natin? Ano mangyayari pag noon ako nag-apply? Kasi, ay, wow, referral! May referral link. Gusto mo ba kami pagkakitaan? Charot. Ha? Siyempre, magpambayad natin sa ano yun. Pambayad natin. Pambayad natin sa V-Live. Kaya yung pinambabayad ko. Kasi, ayan. So, ayun. Yung freelancer naman, noon, nung nag-start ako, hindi ako natuloy doon kasi meron siyang minimum of $30 bago mo, mo ma-withdraw yung pera. Eh, ano, $25 lang yung first project. Hindi ko makuha. Tapos yun, yung guru naman, ano siya, hindi siya sobrang, ewan ko ngayon na, pero noon, wala siyang escrow, so wala siyang guru wallet. Mag-uusap pa rin kayo nung client kung saan yung mabayaran. Kasi yung first project ko dyan, noon, hindi pa ako writer, ano pa. Bali, nag-design ako ng bahay sa Africa. Ang bayad niya sa Africa. Wow! Nag-design ng bahay sa Africa. Ayun. So, yung bayad niya sa akin, pinadala niya sa Western Union. Bakla dyan tayo magpa-design ng kubo natin kay Madam. Kubo natin sa Africa.
para wala nang bayad. Oo. Ubo natin sa Africa. Siya. True. Sino may tanong? May tanong si JB. JB, so, ano ang tanong ni JB? Sometimes po kasi sa ibang platforms, hindi ka agad mag-gets ng newbies kung paano siya nag-work, like paano mag-apply. Ang pinaka-easy for me now na platform ay OLJ. Sa wala mga problema. Oo. Parang ganun din lang sa online jobs eh. May click na apply button, tapos kung ano man yung instruction dun sa job description, sundan mo lang. Ang difference lang ng onlinejobs.ph. Darating tayo dyan. Wag mo munang pangunahan. Hindi, yung sa application lang. Ah, okay. Sabi ko, ang difference lang kasi isa, mas mahigpit sa Upwork na wag mong ilalabas. Unlike sa OLJ, pwede silang, yung mga clients, minsan, pati email addresses nila, contact information, nilalagay nila doon sa job post. So, pwede malayang-malaya kang dalin sa labas ng platform yung trabaho. Correct. Sa, so, si, oo. Kumbaga si online jobs, hindi niya pinoprotektahan yung website niya na lumabas yung freelancer tsaka yung kliyente. Parang ganun din siguro. Kasi, ano, so, okay wala kayo mag-usap sa labas. Oo. Kasi siguro kaya wala siyang fee. Hindi nakikishare ng fee sa bayad mo si ano si guru. Kasi hindi siya, wala siyang wallet, wala siyang escrow eh. Kayo bahala mag-usap ng client mo eh. So bakit pa siya share? So malamang ang peg ni guru ay ano lang, parang message board lang, job board. Oo, para lang pagdugtungin si client at saka client, si freelancer. Saka tapos pagdugtungin lang niya kayo, bahala na kayo mag-usap. Si Upwork kasi, gumawa siya ng bahay niya talaga. As in, protektado pa rin. Kasi lahat. Oo. Mm-hmm. Kasi sa client side naman, hindi CCTV. Rin sila matatakbuhan. Oo. Hindi rin sila matatakbuhan ng freelancer. Si freelancer naman, hindi siya matatakbuhan ni client. Correct. Yun ang ginawa ni ano. So, paano? Move na tayo? Okay. Move na tayo. Okay. So, yun yung platforms. Next? Oo. Platforms yun. So, next natin is yung mga per project or service na mga websites. So, eto, okay. Sakto yung ano, sakto yung comment nung isa. Okay din ang si Angeli. Yes, okay. Nandoon si Per Project. Si Per Project naman siya na websites is yung maglalagay ka ng service mo, yung parang siyang storefront, parang I can tindahan. Ba yun? I can write tindahan talaga na ito yung mga services mo and may package na siya at saka may ano na siya, may presyo. So parang I can write 300 words of news ganyan for $5 ganun. So si client magtitingin siya ng ano magtitingin para siyang mall. Ganun. Mall. So kunwari, gusto ko ng ano, parang siyang department store. So, gusto ko ng damit. Sinimulan nyo sa sari-sari store, sinimulan sa tindahan. Yung totoo. May mall na tayo. So, nandun na sa mall. Huwag kang magulo. Tayong tatlo yung sales lady doon. Sales lady. Size 10 sa black, yung may pastel. So, gusto mo ng damit. Pero gusto mo lang ng damit. Hindi mo pa alam specifically kung ano yung gusto mo. Siyempre, pupunta ka sa floor na yon kung saan yung damit. So, yun yung bakla tayong dalawa yung nasa floor. Anong gagawin natin sa floor? Ito yung damit. Ayan. Hindi, ako yung sinisiling sunod ng sunod na parang mukha kang siya. Nakakainis yung masarap ang pasel. Tapos pag hina-plus mo, sasabihin nila yung damit, ma'am, meron pong triple XL niyan. Leche ka, XXL. O kaya meron pa sasabihin, mamahal po dyan, dito po tayo. Diba? Wala akong pambayad. Balik na tayo, so, tayo nakaalis sa analogy ni Nisa. Ayun nga, so Depth Store na siya. Tapusin na natin yung Depth Store. So alam mo, kailangan mo ng damit. So pupunta ka sa floor ng mga damit. So ganun yun, sir, yung parang Fiverr. Meron magsusulat si client na kunwari writing ang gusto niya or writing. So may pupunta siya doon. Tapos lalabas lahat ng services niyo na naka-package na naka-writing yung category. So pipili na lang si client noon kung ano yung pipiliin niyang service. Tapos pag pindot niya sa iyo, syempre pag-uusapan niyo yun. So five minutes sa. Ang ganda doon sa gusto ni Lisa. Pag pindot niya sa iyo.
Gusto ko yun eh. Pagpindot niya sa'yo, yun naman talaga. Pagpindot niya sa'yo, gusto ka niya. Kasi pinindot ka niya eh. Pagpindot ka niya. Parang saging last week. Pag pinindot niya yung service mo, syempre. O hindi. Para lalong pumangit. Para pilalong pumangit. Pag pinindot niya yung service mo. Oh, oh my God. Sige na nga, basta. Pag pinili ka niya. Ayun. So, ang haharot. Yun yung ano. So, wala kang makikitang ano job post. Freelancers ang nandun. Freelancers ang nandun. Si client naman ang bibisita para maghanap. Para siya kabaligtaran ng platform, eh, no? So, ang maganda sa platform, siguro, tayo yung namimili, oh, eh. Oo, tayo namimili ng client. So, maganda siguro kung newbie ka, nag-start ka sa platforms, tapos alam mo na yung service na pwede mo i-package, labas ka dun sa per project. Hindi naman, hindi naman totally labas. Pwede ka mag... magdagdag. Upgrade, increase. Magdagdag ka ng website, meron ka na Fiverr. Instead na mag 16 hours ka a day, magdagdag ka ng more projects kung gusto mo ng more income at hindi mo pa mahit yung target na rate or something. And hindi solution ang pandadaya at pag-click-click-click ng move ng mouse, ha, tsaka keyboard. At pag-i-install so, ng auto-clicker, charot. Oto. At saka pagsabit ng ano, ng mouse sa electric fan. Nakita ko yun, Diyos ko. Tapos pa yung ikutin yung electric fan. Ayan na naman eh. Asana ko dun sa isang admin eh. Nakita yung may ganun. Tapos ano pa, tuwang-tuwa pa siya. Nagtatanong pa siya kung paano. Admin ka ng grupo ng freelancing ah. Tapos alam mo, nagdadaya ng kliyente yung nag-post. Ah. Tapos tatanungin mo kung bakit, diba? Parang kinukonsente mo ba? Gusto mo parang, how po? Diba? Gusto niya mag-comment ang Oo, diba? Nakakainis. So, yun. Pero pag sa akin, pag nag-post ka sa project na marketplace, kasi kanina job boards eh. So, ito parang marketplace talaga siya for projects. I guess for ang importante, dapat maintindihan ng freelancer is una, dapat alam mo na yung package mo. Meaning, kung magkano yung offer mo, kailangan alam mo na dapat kung ano yung katapat nun. So normally, alam mo na dapat yung servisyo mo, tapos alam mo na siya paano siya ipresyo. Kasi dito, ang labanan dito is, parang, ang labanan talaga dito, tindahan. So, marami kayong nagsusulat. So, anong meron ka para maiba ka sa ibang nagsusulat? Value meal. Nasa fast food na tayo. Value meal. So, well, value meal. Good morning, ma'am, sir. Welcome to Jollibee. So, oh, diba? Yun. Ano kasi, sa Fiverr ano naman kasi, sinise. May... Masama mo si Jollibee, sumasayaw. Gigs yung tawag dun sa Fiverr eh. So, parang meron kang main gig, tapos may add-ons siya. So, correct. Pwede magdagdag si client kung ano yung gusto mong idagdag. So, kunwari, ang sinabi ko, ano lang, 1,300 word article. O, pag nag-add-on siya, 14, para ano, para 15 a month. O, pag nag-add-on siya ng 30, edi once a day yon. So, doon nila pipiliin yung package mo. Dapat alam mo kung paano mo ano. Yeah. And normally, ito yung mga one-time project. Hindi ito yung mga, kunyari, gusto mong VA ka, gusto mong mag-offer ng VA sa Fiverr. Ang VA kasi, hindi siya dependent sa oras or hindi siya dependent sa mask. Ano yun eh, oras yun eh. Kunyari, kunin ka niyang VA ng 6 na buwan, hindi ka mabili maglagay sa Fiverr na $100 to be your VA for 6 months. Hindi siya ganon. Pagkakaguluhan so normally, ka. Pagkakaguluhan ka dahil, tas lugi ka pa. So, para siya dun sa mga one-time projects na yung output ay yung isahan. Specialized VA kunwari. Kasi kunwari, ganito. Meron ako nakita, parang cold sa sales calling funnel. Yung mga ganyan. Or sa sales funnel siya. So sabihin niya, I'll work for 10 hours for ganitong presyo, tapos aayusin ko yung sales funnel mo. Parang ganon. Mga ganon. So sobrang determined. Sobrang determined ng hours. Oo. Or kunwari, I'll work for ganitong hours, aayusin ko yung content calendar mo. Ganon. So, dapat meron ka talagang mabibigay na output. Hindi yung katulad ng isang VA na magiging support ka lang sa kanya araw. Sorry. Support ka lang sa kanya araw-araw.
hindi ganon. So, per project siya. So, maganda mag-upgrade kayo. After ng platform, maglagay kayo dyan pag alam nyo na yung mga package nyo. Kasi may email notification naman yan eh. Kapag may kumuha nung gig mo, edi, ano, pag may pumindot sa'yo. Pag may pumindot sa'yo. Para notify ka. Pag may pumindot sa service mo. Oo. Personally, ang naano ko na, naano, yan nga, Fiverr. Ano kasi? Nisa, wala kami sinasabi ni Rhea. Ito sa'yo lang to, solo-solo mo to, ha? Huwag niyo akong madamay-damay dyan, ha? Ba't ikaw hindi yung panaano, yung Fiverr? Naano mo na rin, eh. Di po. Ano ba ba? Marami na kayang naano yan si Rhea. Hindi, nag-high lang ako dun ng gagawa ng logo. Tapos, hindi rin ako natuwa. Buti lang $5 lang. Hindi ka rin natuwa. Ayan. So, Fiverr, people per hour, ang tawag niya dun, parang offers. Tapos, offers. Freelancer naman is parang mixed. Meron dun, hanap ka ng freelancer, hanap ka ng job bird. Tapos, job bird. Ano ba? Bird. Job bird. Bird na lang. Misa, oh, kanina ka pa. Kaya ka inuubo eh. Ayan, tapos yung Truelancer mixed siya. Meron din siyang buy service. So pag pindutin mo ng service, makikita mo dun yung mga services ng mga freelancers na ano. So aside from maghahanap ka ng jobs, pwede ka rin mag-post ng service mo. So mixed. Sorry. Ayan. Ayan. So, meron kasi suggested nyo ba yung Go Transcript, Rev, at saka yung Manatics. So, ako, feeling ko, hindi siya for full-time. Siguro pang sideline pwede. And like yung isa yung Manatics, kasi may one-time na uso sobra yan. Tapos, pati mismo yung mga workers na yung Manatics ano na gagalit na sa mga sumasali. Parang ano. Oo nga. Call, parang i-rate mo yung call. Ganon. Pero alam ko maliit lang din. Parang ganon. Tapos, there was a time na nagalit na yung mga workers mismo dahil ang dami daw pumapasok. Naging konti yung jobs. So, sabi nila, refer sila ng refer eh. Oh, medyo di ba may pa-referral yung, keme yan sila? refer sila ng refer, tapos magagalit sila ng madami. Oo. Wale. Pinabol kasi nila yung referral fee. Ayan. Charot. Ayan. So, si Raul. Ano po sa inyo doon sa parang agencies? Yay or nay? Later. Darating tayo siya. Darating tayo siya. Tapos yan. Pwede siya na iba. Yes. Sa Fiverr. Pwede yung iba-ibang gigs. So, ano yung kaya mong i-offer. Tapos, si JB, like sa free up. Yeah. Client nga ang mamimili na posted na freelancer doon. Kasi ang free up naman is parang cross siya. Ang free up kasi ang ginawa nila, siniscreen talaga nila yung freelancer. So hindi sila tumatanggap ng newbies. Kailangan may alam kung ano ka na, may trabaho ka na. Isiscreen nila yung freelancers in, may interview ka, may ganito ka. Para pag nakapasok ka doon, may login ka, bibigyan ka login, tapos pag may client sila, papapiliin nila sa mga freelancers na meron sila. Ayun. So, hindi free up yan. Platform. Oo. Para siyang cross between platform and agency. Parang ganon. Sobrang hirap makapasok sa Rev, tapos di nila sasabihin kung saan ka nagkamali. Feeling ko ano na rin yun. Dumami na rin yung supply and demand. Sa supply and demand kasi sila nagkaka-problema eh, yung transcription tsaka yung ano, yung human natin. Masyadong marami yung nag-work. Kumukonti yung ano, yung nagpapagawa. And then, ako naman kasi, ito lang ha. Itong comment na yung, yun nga, hindi sasabihin kung saan ka nagkamali. I mean, this is just my personal opinion. When things don't go your way, minsan talaga, hindi naman din talaga sasabihin. Kasi remember, ang job normally ng mga websites na to is to connect freelancers to the clients. So para siguro for them, as a freelancer, dapat ikaw mismo, alam mo na kung ano yung pinapasok mong data doon, ano yung kulang, ano yung mistake, so that you fix it yourself. So I don't
think na, I don't know, I mean, si Nizza or si Rhea, I don't think it's necessarily the job of the platform to tell you what's wrong. No? Mm-hmm. Like, ang maganda din kasi, for example, sa Upwork, si Upwork, napansin nyo, di ba, inaano niya, nililimit niya talaga yung kung ilan ang freelancer sa bawat niche. Kunyari, nag-apply ka ng VA, sasabihin sa'yo ni Upwork, masyado ng maraming VA. So, hanap kang iba. Hindi ka na, hindi na niya tatanggapin yung yung iyong application. So, we can't expect all platforms to be like Upwork. Tsaka, ito na, balik tayo doon sa root word natin, no? Freelancer. Ito talaga yung pinakamalaking difference niya with being employed sa companies, eh. Huwag mong expect na lagi may magbibigay sa'yo ng feedback, may quarterly reviews kineme, ganyan. Just saray na saray tayo na inaabot sa ating lahat. Oo. Everything is for you to figure out. Correct. I think yan yung sinabi ko. Yan yung sinabi ko dun sa interviewer, dun sa Ateneo, di ba? Yung in-interview tayo na, yung basta yun. Interview siya, tayo. Saan ba? Nakita ko. Asan ba? Sabi ko nga na, Nakita ko siya kanina. Oo. Yung parang, sabi ko nga, yun yung pinag-iba ng pagiging empleyado kasi tayo, nag-aantay tayo kung anong pagagawa sa atin, naabutan tayo. As a freelancer, it really brings out your resourcefulness. Mm-hmm. So, ikaw ang hahanap ng paraan. Na itama tayo, pa, na-train tayo kahit para gumaling. Oo, tama. Kahit na wala ka sa mood magtrabaho ngayong araw, kakapi-kapi ka, bagal mo maglakad papunta sa water. Nakikitain ka. CR ka ng CR. Wala kang ginagawa. Basta nag-time in and time out ka dun sa oras na hindi late, may kita ka. Kahit wala kang output dun sa araw na yun. Oo. So, kahit rumampa ka lang dito, maghapon sa olob ng opisina. Oo. So, pumunta ka sa kabilang department nakipagdaldalan or nagsabi ka na mag-site ka. Oo, may login ka. So, wag tayong masanay na lahat iniaabot sa atin or lahat sinasabi sa atin. It's up to us as freelancers to be very resourceful, very observant. Yun yung kailangan natin. Matagal English ako. So, sa tingin ko naman, parang yun nga, it brings out the best in us and at saka at the same time, it can bring out the worst in us, ang pagiging freelancer. Kasi doon, ikaw mismo ang pipili nun eh. Magiging ano ka ba? Magiging gagawin mo ba yung tama o magdadaya ka ng time? Diba? Madali lang kasi walang nakatingin, walang nakabantay sa'yo eh. So, sa'yo lahat nakasalalay kung mandadaya ka ba ng 10 minutes, paaabutin mo ba ng 1 hour to, kahit 10 minutes ka pa lang. Correct. Or magiging honest ka ba sa client mo. So, nasa sa'yo lahat yung patutunguhan mo bilang isang freelancer is sa'yo talaga nakasalalay. Hindi sa manager mo, hindi sa ibang tao, hindi doon, walang politika kasi ikaw lang mismo. Ayun, and kung hindi ka okay doon sa client mo, edi drop yung client tapos hanap ka ng ibang client. Oo. Wala namang pilitan. Kung saan ka makaka, oo. Wala namang pumuwersa sa inyo. Okay. Alis, diba? Alis-alis din. Kesa magreklamo ka na magreklamo kung sino-sinong awayin mo. Di palitan mo. Sus, kaya ka nga freelancer. Charat. Kailangan kaaway. Papaliwanag lang. That's for the challenge. Ayan. Correct, so, Kalis. Correct, Kalisa. Okay, Kalisa, it's ano lang talaga. It takes getting used to. Oo. And nawala si Madam. And yun nga, kailangan rin natin na magbigay ng awareness nga. Kasi, yun nga eh, kung sanay kang nga, bilang empleyado, mahihirapan ka mag-adjust as a freelancer. Tapos kung mali pa yung mga ibang nakikita mo, yung ideas na nakukuha mo, hindi pa pinahahalagahan yung work ethics at saka yung soft skills, mahihirapan ka talaga mag-adjust. So, andito na yung kailangan. Okay. So, tayo susunod? Yeah, so, hintayin natin si Madam kasi marami siya. Hindi, wag na. Papasok na lang yan. Sige. Dito tayo sa Pinoy Targeted. So, itong Pinoy Targeted, ito, dito tayo. It can be a platform or a per-project site
Pero nilagay natin dito dahil Pinoy ang mga hinahanap specifics, nila. Yes, specifically Pinoy. Pinoys. So, nandito yung onlinejobs.ph na na-mention kanina. Ang easy outsource, same owner yun ng online jobs, easy outsource. Tapos yung 199 jobs, like Fiverr siya pero pang Pinoy. And essays.ph. Ayun. So, okay. So generally, ano yung pros nito? Sa akin, Nisa, I think yung pros nito is number one, for Pinoys talaga siya. So nilelessen niya yung competition sa ibang freelancers from other countries. Ang kalaban mo na lang talaga Pinoy. So, so kumonte. International kalaban. Oo. So, ang sa akin naman, ang con ko, for me ha, personal ko lang to. Kasi syempre, for Pinoy siya, di ba? So, hindi ko nagustuhan sa personal opinion ko lang. Hindi ko nagustuhan yung way nila mag-advertise para kumuha ng client. Syempre kasi, dahil bagong platform siya, kumpara mo sa Upwork, di ba? So, kailangan nila i-up yung game nila ng pag-advertise para lumipat yung client sa kanila. So, ang ginawa nila, in-advertise nila, one time nakita ko, in-advertise nila. Ako rin nakita ko yan. Parang, 'di ba? Get your VA for $300 a month here on here sa olj.ph. So ako for me, hindi ko nagustuhan 'yon kasi parang sila yung nagbigay ng price tag sa mga Filipino na $300 lang per month. So for me kasi hindi so, mo dapat lagyan ng price tag yung mga Pinoy kasi ang daming kayang gawin niyan eh. I think kasi ang nangyari is yung pros nila since puro Pinoy yon, yun din yung naging con niya. Ang naging naging con siya kasi puro Pinoy siya, so ang presyuhan Pinoy. Parang ni-reinforce lang nila yung thinking na Filipino labor is cheap labor. Na makukuha mo siya ng so, mura. So parang sila pa yung nag-advertise noon. Correct. So ni-reinforce nila yung idea na yun na kasi lahat ito Pinoy at syempre binenta nila, alam mo naman ang Pilipino, sing and dance, nila para talagang kami gagawin lahat. Oo. So, parang binenta talaga nila na sa sing and dance, makakamura ka. So, yun din yung ayaw ko. Especially for OLJ, kasi nga nakita ko yun, yung ad nakita na yun. Nakita mo na, rin yun, di ba? Nainis ako doon. For 300 pesos. Naintindihan ko, oo. Dollars naman. Ay, $300 for a month. Oo, naintindihan ko yung ginawa nila yun dahil nga kailangan nila kumuha ng clients na pupunta sa kanila. Pero naman, in doing so, medyo nababa nila yung tingin. Hindi naman. Parang, syempre, sasabihin. Well, yung presyo. Kalat yun. Yung presyo. So, hindi, like, hindi naman natin sinasabi na ano dapat ang presyo ng Pilipino eh. Pero, para sa akin kasi, ikaw ang magde-decide kung ano yung presyo mo. So, punta ka sa OLJ, maglagay ka ng gusto mong presyo, na maglagay ka ng $1,000 a month, hindi ka napapansinin dahil nga in-advertise ni OLJ na 300. So, bakit sabihin niya, bakit ko babayaran ng 1,000 to? Eh, sabi ni OLJ, 300, makakakuha ko. So, hahanap ako ng iba. Tapos, syempre, meron din naman, in fairness, meron din sa OLJ na matataas ang offer at saka pwede mo naman ding kausapin. Kaya lang kasi, kung yung may-ari na yung nagsabi na makakakuha ng $300. Correct. Ano pa? Ano pa laban mo doon? Oo, ang hirap diba? Lumaban. Ano parang sasabihin mo sa client, ay hindi, ito na kasi yung rate ko a month kasi ito yung mga pwede kong i-offer sa'yo. Sabi niya, hindi, ano, 300 lang yung ano ko kasi sabi, 300 makakakuha. Sabi 300 lang eh. Oo, diba? So, yun lang yung medyo off sa akin personally kasi nga in-advertise nila yung $300 a month na Filipino. So, medyo... Gusto ko nang i-deactivate yung account ko dyan eh. Meron ako saan? Dyan eh. Nilagay ko 1,000 sa OLJ. Binabaan. Oo. 12 na nga. So, meron naman. 12 na nga lang yung nilagay ko dyan eh. Tapos may magbibid pa sa akin. $3. Oo. Meron talagang ano, merong meron naman din talaga na makakakuha ng malaking client. But for me, hindi ko siya tinatangkilik dahil ayoko nga yung way na in-exploit niya yung Filipino. Kung paano niya in-advertise yung mga Filipino freelancers. Yun yung sobrang very disappointing na parang so kaya hindi
Mm-hmm. Diba? Who is he to do that? Eh, hindi nga siya Pinoy eh. Diba? Correct. Hindi nga siya Pinoy eh. May hari niyan, isa lang na lalaki or friends man sila. Parang, who are they to put the price on us? Parang, ano, nagbase ka lang sa exchange rate? Monta or nagbase ka doon sa unang nakuha mo. So, di, ano, business ka. Oo, kasi so, meron, ano, meron akong na-receive, kaka-receive ko lang ng email parang last week. Tapos, edi, tontuwa na siya. Una, kasi ganun ako eh, bago ako nag-discuss ng rate, hindi ko inuuna yon. Tanungin ko, mag-discuss muna kami about job description, tapos kung ano yung kaya kong gawin from my end, bago kami pupunta sa presyo. Pinakahuling binabanggit ko yan. Kasi depende sa kung anong gagawin nyo eh, bago ka magsabi ng rate. Mm, kung ano yung kailangan gawin, correct. Mm. Oo. Tapos nung, edi, eto na, sinabi ko na lahat nito. So, tuwang-tuwa siya na parang, ay, bongga naman pala naman ang experience mong keme-keme dudu, ganyan. Tapos, nung sinabi ko na yung rate ko, sabi niya, parang na, oh my God siya, oo, napatas. Sabi ko, I thought you've seen my profile. Sabi ko, the mere fact that you invited me for this job, you might have seen my profile. So, I think you already have an idea. Parang, alam mo yun, ano, may, nandyan yung rate mo just for a show, tapos hindi naman nila, parang dead ma lang sila, na ipipilit tapos pa rin nila. Tapos yung budget pa rin. Oo, yung budget pa rin nila. Tapos sabi niya, masyadong mataas, sabi niya yung rate mo, na parang, bakit pa ako sana mag-hire na lang ako locally? Sabi ko, well, I have clients who pay me that much, and parang beyond. So parang, kung ayaw mo, wag, okay lang naman sa akin, sabi ko. Eh kasi sabi niya yung VA ko, ganito lang presyo. Sabi ko, hindi naman maaalis yun, sabi ko. But, ikaw na rin nagsabi. VA mo yun eh. Oo. Parang sabi ko sa kanya, ikaw na rin nagsabi, I have this experience, keme-keme. So, I think, ganyan-ganyan, keme. Di, dinikline ko siya, sabi ko. Keme-do, oo. So, oo, nainis hindi naman ako kasi parang mamataas tayo masyado. Oo. Pero, masyado niyang binaba naman talaga yung sobra. So, siguro kung yung, alam mo yung mga nagagalit sa ano? Percent ng yung original nagagalit, rate ko. Sorry, oo. Sobrang, so yung mga nagagalit sa kapwa Pinoy freelancers na tumatanggap ng $3 per month, ba't hindi sila dyan magalit sa talagang nag-a-advertise? Kasi kung hindi naman niya ina-advertise. Kasi platform yan eh. Oo. Hindi ako nagagalit sa client. Ano, disclaimer lang akong very slight, Nizza. Hindi ako nagagalit na sabihin niya tumatanggap ng ganong rate. $3. Hindi yun. Has his reason. Parang, ikaw, bilang isang professional din na business, kung gusto mo na mag-prosper yung business mo, lumaro ka rin ng tama, sana, pay your VAs accordingly. Hindi, malay hindi mo ba kasalanan kasi ng beginner lang yun eh, oo. Tapos, oo, hindi kasalanan nun, ng VA na naman siya eh. True. Hindi kasalanan ng VA na tumanggap siya. May rason sila. Pwedeng kailangan na eh. Mm-hmm. Wala tayong magagawa. Ano, makipagmatigasan ka pa ba sa sikmura mo? Para tumanggap. Correct. Yung mga ibang tao kasi, hindi na talaga sila, meron silang mga kailangan pakainin, tapos wala na talaga silang mapapakain. Mm-hmm. So, sino ka para sa mga huwag niyang tanggapin yung $3? Oo. Diba? Sino ka para huwag niyang tanggapin yung, sabihin na huwag niyang tanggapin yung $3 kasi pinapababa yung, ano, yung industry. Industriya. Eh, parang, yung $3 na yun, makakakain na sila. Galit oo, na galit. Parang ano pakialam niya sa inyo? Eh, yung una niyang papakialaman yung sikmura nilang mag-anak, di ba? So, ang totoo hindi, kasi, ang nagpapababa ng industriya, yung mga nagagalit. Kasi, at saka, dapat yung alam mga, nila so, yung sumisingil ng mahal, pero, ang service, kapresyo lang nung murang ikinakagalit nila. Yun yun. Oo. Or kasi hindi nila alam mag-market. Galit na galit. So bakit ka sumisigaw? Gagayin ko sa gawain ba yan ng ano? Gawain ba yan ng mabuting sales lady ng SM? Natanggal ka. Matatanggal ka, dapat sinisigaw mo lang happy to serve, ganon. So may palakpak. Hindi ko pa nga memorize sa sayaw. Hindi ko pa memorize sa sayaw. Ganon. Hindi, I guess, kaya lang negative yung feelings namin towards the platform. It's because it is a platform that is encouraging the clients to pay this. Not to pay the amount. Hindi, kaya not the people. Dapat binaban yan eh. Remind din natin sila. Kasi okay lang mag-start ng maliit. Basta make sure na
alam mo, na stepping stone lang yan. And dalawa lang din kasi yan eh. Yung client mo ba, willing siya na mag-grow ka kasama niya? O gusto niya forever kang $3? Kung gusto niya forever kang $3 na hindi ka naaangat forever, edi hindi siya open sa ano, hindi siya open sa growth mo. Growth mo. Kapag, sa growth niya lang. Alam mong time na to grow, ikaw na yung mismong umalis sa kanya instead of magalit ka pa sa kanya dahil ayaw kanyang ipag-grow. Eh, wala kang magagawa. Ganun yung gusto niya. Tinanggap so, mo eh. Ang gawin mo, ang gawin mo, umalis ka, humanap ka ng mas mataas na. So, para wala na lang ding negative and burning of bridges na lang. Oo. Ikaw na lang yung umalis. Mas maganda. Kasi, ikaw na lang yung umalis. Ikaw yung freelancer. Oo. Ikaw yung freelancer. Okay lang. You have the freedom. Oo. Okay lang maliit. Basta alam mo na stepping stone lang yon. Okay. So, ulitin namin. Itong targeted na to Filipinos, again, sa amin, hindi namin siya nire-recommend just because of hindi ko siya the way talaga. Hindi namin siya tinatangkilig because of the way they price the freelancers. Primarily because, kasi nga platform siya, so ini-encourage niya yung mga clients. But then again, kayo, if you feel like, if you feel like okay pa sa inyo yung price and it meets your needs and sa inyo walang problema, then feel free to do so. Wala namang issue yun. Amen. Walang issue. It's just for us. Yun nga. Although merong mga clients na makikita na malaki, pero ang feeling ko sa akin personally, pag tumangkilik ako sa kanya, ibig sabihin, kinukonsentrate ko yung ginagawa niya na i-advertise. Right. Kasi, kukontinue niya to advertise that kasi kailangan niya ng steady stream of clients eh. Dahil meron siyang mga freelancers eh. So, kailangan niya kumuha ng stream ng clients. So, kailangan niyang i-advertise yon ng ano, regularly. So, yun yung ano ko. So, kinukonsente mo siya dahil may mga dumadaming nag-work dyan. Kukuha pa siya ng clients. So, yun yung pang-a-advertise niya. So, hindi lang siya swak sa ano ko. Ako naman. Ako, sa beliefs mo. Nainis lang talaga ako sa ad. Nakita ko kasi talaga yun personally. Oo. Kahit sa Facebook dati, meron silang parang paid ads. Yung video na yun eh. Ang ginawa ko yun, na, yung parang video. Oo, ang ginagawa ko naman, hinahaya ko lang yung profile ko dyan. Tapos from time to time, ako siguro in a month hindi na si zero. Pag may invite, parang chance ko na yon para halimbawa sabi, bidan ako ng ganito kababa. I-explainan ko siya. Ngayon, kung hindi pa rin, edi at least I tried. Oo. Hindi ako, meron naman din ako profile dyan. Kasi hindi naman ako... tiningnan ko siya eh kung talaga bang ganun lang ang offer. So nakita ko na meron namang malalaki pero yun nga hindi ko pa rin siya nagustuhan na ganun yung ano niya. So ayoko siyang tangkilikin dahil hindi tutuloy magiging successful ang business niya and siya kumikita siya while binababa niya yung value ng ano. Ang maganda naman dun sa last invite. Ang advertisement pa kasi niya ano eh, hindi naman niya sinabi na parang hindi naman niya inexplain na kung anong VA, basta VA lang. Ay, kapag may specialized na, hindi naman nila sinabi na ano. So hindi alam ni client na pag may specialized skill ka na, kailangan mas mataas. So nagtataka sila kung bakit merong mga nagsisingil ng mataas. So naghahanap ng expert level naman, tapos yes, bayad ano. Sa freelancers naman, sa newbies, ang advice namin is wag rin ninyong awayin agad yung client. Kasi may times na hindi nila alam. Hindi dahil nila alam. Sa false advertisement. Oo. Correct. Dahil sa false advertisement or nakwento sa kanila ng friend nila na maliit lang yung bayad niya sa VA niya. So, huwag niyong awayin and huwag niyong i-post sa groups. So, hindi niyo ikinaganda 'yon pag pinost niyo sa group. Be professional. Be very professional. So, it says a lot about you, hindi sa client. So, kayo ang napapahiya noon. Bumabalik sa inyo yung mga pinagngangangak-ngak. So, ang gawin mo na lang i-explain mong mabuti sa kanya kasi baka hindi niya alam. Malay mo, pagka-explain mo, ma-realize niya, oo nga no. Sige, hire kita sa rate mo. 'Di ba? So, mas maganda na yung ganun kaysa away agad. Oo. Yun nga yung sinasa yung kanina na gusto ko explain na. Yung last naman na invite ko na yon,
nagkaroon naman kami ng chance na mag-discuss about the rate na parang tinanong niya, bakit ang mahal? Eh, nasa Pilipinas ka naman. Tapos, ano, so, bakit pareho, halos pareho ng presyo locally? Kasi din-explain ko, kasi ganito, parang, nag-invest ako sa home office ko, nag-invest ako sa skills ko. Hindi man ako nag-invest ng money sa skills ko, pero nag-invest ako ng bonggang effort and time and magic para sa skills ko. So, yun na parang kahit masabihin mong nandito ako located, kaya ko kahit papano tapatan yung parang location lang ang difference namin ng locals mo. Kaya siguro naman hindi naman masamang 'di ba? Sumingil din naman eh, na kung, nararapat. Kung may nagbabayad na sa iyo nang ganun. Pwede ka nang maningil sa iba kasi may nagbabayad sa iyo nang ganun eh. Mm-mm. So, saka, kung hindi nila kayang bayaran, wala rin naman problema 'yon. Oo, tapos yung sinabi niya na naghahanap. Oo. Ganun din ginagawa ko eh pag hindi niya ako kaya, din. Refer ko yung friend ko. Edi, nakatulong oo, ka para pa. At least, silang dalawa. Mapapag-practicean man lang nung friend mo hanggang sa gumaling na rin siya. At pareho sila, di ba? Oo, yun yun eh. Parang, siguro, starting pero up, ano? Pwede mo pa rin pagtiyagaan yan. Pero, make sure na hindi kailangan, ka mag-settle dyan na. Oo. Mm-hmm. And sa totoo lang, meron namang mga clients na sila yung nagpipilit na ano na bayaran ka doon sa presyo ng bayad nila. Katulad ng kwento ko before, yung $10 at saka $5 na pinagpilian ko, tapos pinili ko yung $5 kasi alam ko mas may growth ako doon. Tapos nung medyo tumagal-tagal akong month sa kanya, siya na mismo yung nagsabi sa akin na kailangan niya itaas ng ano, ng parang ang ano pa nga niya nun kasi ang bayad niya sa ang ako lang yung Pinoy, puro US people yung kasama ko. So ang bayad niya per hour doon sa mga tao niya 20. So sabi niya kailangan ganun din ako. So sabi ko ayo, sobra-sobra naman 'yun sa ginagawa kasi nagsi-schedule lang ako ng Facebook post. Pero gusto niya ganun yung bayad niya. So ako na nagsabi sa kanya na babaan na lang niya kasi siya yung malulugi. Pero yun, so merong mga clients na after sa growth at saka yung alam niya yung value na nabibigay mo, bibigay din niya sa'yo yung nararapat sa'yo. So, yun, it's a matter of looking for it lang. Hindi pwedeng pagka hindi nag-work itong isang client is mag-give up ka na. So, ang gawin mo, move on ka lang. Huwag ka naman masyado mag-dwell sa negative. May client akong ganyan. Yung para sa'yo. Sabi niya, nung magkausap kami, edi in-increase niya ako ng more than do sa asking rate ko. In 2 months yata or less. Tapos sabi niya, pag nag-resign ka sa akin, ay pag gusto mo mag-resign sa akin, sabi niya, papayag akong lumipat ka sa iba. Pero dapat, halimbawa $10 yung rate ko sa kanya ngayon, sabi niya, pero dapat, hindi ka natatanggap ng $10 sa susunod na client mo. Hindi na pwede, sabi niya. Hindi na dapat. Dapat 12 na ganyan. Ganun yung pagkakasabi niya. Siyempre, kilig naman ng lolo. May mga clients na nakakakita. Kasi ututo ka naman, so kinilig ka naman. May mga... ututo ako eh. Alam mo, funny wala yun. Yun. So, may mga clients na makikita nila yung value mo. And may mga clients na maniniwala dun sa advertisement ng ano. Yung alam mo yung alam nila mo. Advertisement ng platform. Sila and value meal. Tsaka, isipin na lang ng mga yan. Isipin na lang din ng mga freelancers na, syempre, intindihin din natin on the client side that they are business owners. And maghahanap ng savings yan at some point. So, kung parang din kayo yan eh, kung namimili kayo, di ba? Hanggat kaya ninyong makatipid, magtitipid kayo. Ganon din sila kasi negosyante sila eh. So, hanggat makakatipid sila, magtitipid din sila. So, kung wala silang budget para doon, move on to the next one. Huwag ka magaling. Huwag ka magaling. Baka naman din kasi, or take a look at the platform. Baka hindi match yung platform para sa'yo. Kasi baka mamaya, kunyari sa OLJ, ang pinopromote nga ay 300 lang, yung presyo mo ay 1,000. Sabihin natin. Eh, bakit ka nagpupumilit na 1,000 ka, nakikisiksik ka sa 300? Talaga hindi ka makakakuha ng 300. Ay, ng 1,000. Kasi nakikisiksik ka sa 300 eh.
Kasi alam mo yung tingin ko sa ganyan, hindi nila alam mag-market doon sa clients na kaya silang bayaran. Mm-mm. Kaya sila nagagalit. Doon sa mga maliit, nakikisiksik sila sa market na maliit. Tsaka tatandaan ninyo, the higher the price that you charge, the more na kailangan yung patunayan na you are worth your price. True. Hindi po pwedeng instant na dahil nilagay mo dyan ay $1,000, eh automatic, hindi na magtatanong si kliyente kung bakit $1,000. Remember, kay ikaw pwede kang magtanong, the client also has every right to ask, bakit worth yung perang ibabayad ko sa'yo? True. Diba? Kasi negosyante sila eh. Si Ateng, yung nag-post na nagagalit siya kasi sinagutan naman daw niya lahat ng ano, tapos maayos naman daw yung profile niya. Bakit ay ibig sabihin, hindi mo na patunayan. Inaway niya. So inaway niya yung client. Pinost niya hindi mo na convince yung client na worthy ka doon sa ano na yun. Dapat, yung una, kung ano yung kung ano yung nilalagay mo sa profile mo, you can back it up. Kailangan you can back it up with proof, with feedback, with reviews. Yun. So, ganito. Kung mahal ka, bakit nakikisiksik sa mura? Para kang tanga eh. Then, ano, talagang walang makukuha. So, ganito, di ba? Nagalit pa si ate. Sabi niya, ipopost kita sa groups, wala ka nang makukuhang Pinoy. Sabi niyang ganon. So, ipopost niya sa group. Pero ano yung tingin natin, di ba? Parang, ang tingin natin is hindi niya alam tanggapin yung or hindi niya alam magpunta doon sa clients na siya yung na kayang magbayad sa kanya at hindi niya kayang ipakita yung worth niya. So, bitero ka ang posible bumalik, di ba? Sa kanya bumalik, hindi doon sa client. Bitero ka ang posible ateng. So, sa'yo talaga babalik. So, think before you click talaga. Tsaka, pag-iwan ka ng threat sa client na wala ka nang makukuhang Pinoy, ipopost kita sa groups, di ba napaka-sino ka? Sabihin din ni client, sa sabihin din ni client sa'yo, wala ka nang makukuhang client sa US. Kala mo. Sino ka? Di ba? Diba? Oo, di ba? Sino ka para kumbinsihin lahat ng Pilipino na hindi ka i-ano, di ba? Alalahanin kasi mo, ako, mabilis kung si ako yun, Martin. Ay, hindi niya kaya pakita yung value niya. Tingnan ko nga yung client na yun, makakaya kong pakita yung value ko, di ba? Oo. Hindi. Dalawa lang yun eh. It's either hindi mo na convince si client na you're worth it or wala talaga siya. O hindi ka talaga worth it. Oo. Or hindi ka talaga worth it. Oo. So ayun na. Kaya ako gusto ko pag ganyan yung may invite. Ang sagot ko agad eh, parang 2 sentences lang yung sagot ko sa invite eh. Interview agad, meeting agad, pak, mag-usap ako tayo, kape tayo. Ako rin. Like ako, like for example, kaya ako yung kunyari, may nag-i-interview, kunyari, nag-send, for example, kagabi, dali akong Toastmaster meeting, so nakarating ako sa bahay, mga 11 na. So matutulog na ako, alas 12, biglang may nagpadala sa akin ng invitation sa Upwork. Send. Kasi naka-template na lahat ng sulat ko eh. Copy-paste na lang eh. Tapos sumagot agad, please add me sa Skype. Yan, tuknan ako, pero in-add ko pa rin sa Skype. Sagot agad. Ganon. Pag may dumating, sagot agad. Parang yung kaninang pinost ko, sabi ko, okay na ako, na full capacity na ako, tapos bilang may nag-message sa Facebook. I need a transaction coordinator. Sagot agad ako, here's my email and my phone number. Pak, sabi ko, akala ko ba full capacity na ako? Hindi kasi iniisip ko, kung hindi ko man makuha, opportunity to refer someone else. Diba? It's always kasi ang remember guys, ang profile niyo sa mga platforms ay it's just a step para makapasok sa pinto. Pag binasa nila yung profile niyo, step 1. Step 2, patutunayan niyo kung ano yung nasa profile niyo. Yun lang naman yun eh. Oo. So kung hindi nyo kayang pangatawanan yung pinagsulat ninyo sa profile ninyo, hindi nyo makukuha yung presyong gusto nyo. Lalo na yung nilagay nyo doon. True. So lalong-lalo na yung mga make yourself look like an expert na tinuturo ng ibang coach. So lalong-lalo na yun. So kaya mo lang ipakita na expert ka sa sabihin sa itsura. Natin sa itsura or sa profile mo. Pero pag kinausap ka na niya, yung simple questions na ano yung ginagawa mo sa past job mo, hindi mo na masagot. Di ba? Like, kunwari, yung simple sagot lang na sa umaga wala kaming work, hapon lang ako nagla-login kasi yung boss ko doon lang gumigising, gano'n. Yung simple gano'n na alam mong ano, alam niyang nagtrabaho ka talaga. Pero kung parang gawa-gawa mo lang, hindi ka makagawa ng small things na details na talagang ginawa mo. True. Oo.
So, yun. Kaya gusto, okay. gusto ko yung mga ganyan ni, eh, yung pag nagtanungan na ano na, ano ba mga, ano, ano ba mga experiences mo? Parang sa isip ko gusto sabihin, tinanong mo yan ah, wait, eto na. Totoo naman kasi, totoo naman ha? Eh. Oo. Ang sinungaling naman talaga sa bibig na uhuli. Oo. Alam na alam mo pag nagsisinungaling eh. Okay. Sige, Gors, na tayo sa susunod. Pag nagtanong na sila ng ano, ayan, sige, sunod na tayo. Sabihin ko lang na parang pag nagtanong sila ng specific question, like very specific, like, oh, kung talagang nag-handle ka ng California, ganyan, ano yung disclosure na ganito, dun pa lang, alam na nila kung alam mo yung ginagawa mo or hindi. Oo, tsaka lalo yung kung nilagay, naglagay ka ng job tapos hindi mo talaga ginawa, mahirap pag tinanong ka. Oh, ano about that. Tapos nangangarap ka ng presyong mahal. Oo. Diba? Huwag kang mag-draw. So, yes. Next. Okay. Na tayo. Oh, next. Agencies. Agencies. Ahensya. Sige. Malano mo kasi yung masyadong alam. Pero ang pros sa akin is hindi ka na maghahanap ng sarili mong client. But true. Is may hati sila and parang kulong ka. So, ikaw madamang mag-discuss dyan. Talika sa agency. Ito. Oo, tali. At para saka, sa akin, sige, madami ko. Ayan ka na naman, ngumunguya ka na naman habang nagsasalita. Ang pro. Naantok ko, kaya kailangan ko ng tsokolate. Anyways. Wow, mayaman, tsokolate. Ano kaya tatak niyan? Choknat. Hindi, honey. Charot. Wow, I'll go. ang pros para sa akin ng mga agency is number one, if you're a newbie and the agency accepts newbie, meron kang free training. At the same time, yung iba, bayad ka. Hindi man ng full rate, pero at least may allowance ka habang tinitrain ka nila. Pangalawa, sila yung naghahanap. Katulad ng sinabi ni Nisa, sila yung naghahanap ng client for you. Ang kailangan mo lang is mag-show up sa interview, magpabibo, and hoping na ikaw yung mapick ni client. Tanggap. Pangatlo, andun yung guidance. Merong mga managers, TLs, or kung ano man tawag nila sa kanila na i-monitor kayo, i-guide kayo. So, kung sobrang komportable kayo sa employee setup, mag-work ito yung pa rin yun. Kasi, pa rin yun. Employee setup. Yun lang, pag siyempre, alam mo naman ang mga mata natin minsan ay matatalas. Pag na-discover mo kung magkano yung sinisingil ng agency sa client versus sa binabayad sa'yo ng agency, malulumo ka na lang. Kasi minsan, malulungkot ka. True. 50% or less yung nare-receive mo compared sa sinisingil ng client. More on less. De, 50% or less. Less than yeah, more on less. Or unless, kasi ganito, pag kunwari, nakakuha sila ng first client, tas ikaw yung binigay na freelancer, tas ito lang yung rate na binibigay nila sa inyo. Si client, kahit na mag-increase siya ng bigay, sa kanila lang mapupunta, hindi naman hindi mapupunta sa inyo. Hindi. Napupunta. Pag, parang meron silang ano na, pero yung increase na yun, hindi buo sa'yo mapupunta. Hindi. A percentage lahat, of the increase. Hindi, pag increase na, sa'yo na lahat 'yon. Basta yung doon lang sila, sa base pay lang sila. Ha, base pay lang sila nakikialam. Basta bonus, increase, wala na silang pakialam doon. Ang sinasabi kong agency na ganito, yung sa mga Upwork. So kahit na i-increase ni client, sa Upwork. Kung yung usapan ni, may 20% pa rin si Upwork. Nyo, oo, or kunwari ako, agency owner, ikaw yung nagtatrabaho sa akin, kung ano rate yung usapan natin, yun lang ang bibigyan sa'yo, kahit na nag-increase sila. Yun lang mapapala mo. Sa akin, ako yung nag-increase, ikaw ganun pa din. Ayun. So, mas maganda, for me ha, kung kaya mo naman kumanap ng sarili mong client, edi ikaw na lang, kaysa nag-aano ka pa. Kasi, in essence, hindi ka pa rin naman freelancer. Telecommuter ka kasi nagtatrabaho ka sa sarili mong bahay. Mm-mm. Pero nangangamuhang ka pa rin eh. Mm-mm. Oo. Kaya lalo, di ba, may mga ano yan, may mga HMO, may mga benefit yung mga yan. Naman, so, true. Hindi naman sa dinidivide yung mga agencies na to. Pero, depende kasi sa tao yan eh. Judging. Kung hindi ka pa handa. Nanggaling kasi ako dyan. So, nakikita ko yung
No, na-meet ko ka ng ganun ka, diba? Tama ba? Oo. Tapos, isa akong tanga, bumalik ako ulit sa agency. Pero kasi gusto mo nga, sa kabila, ano? sa kabila naman. Tama, oo, sa kabila. So, nakikita ko yung perception ng mga tao. May mga tao talaga na kahit gusto nilang maging freelancer, hindi pa rin ganun kahit anong push mo. Kasi may mga nakakausap akong ganyan eh, na gusto nilang maging katulad ko na freelancer, pero hindi nila... Wow, gusto nila maging start. Katulad mo. How to be known, ganyan. Hindi, katulad ko na kahit wala sa agency, mabubuhay. Kahit magunaw yung agency pinagtatrabahuan ko, yung company na yan, mabuhay ako, diba? So, yun yung mga fear nila na parang kahit gusto nilang maging freelancer din, hindi nila talaga makuha yung lakas ng loob para bumitaw sa employee settings. So, depende talaga sa personality yan. Meron at meron pa rin na kakabit or hindi talaga makakabitaw. Makakabitaw. Na kahit, so, at kaya yung mga, beneficial yung mga ganyang companies, beneficial sa mga ganong klase ng tao na very dependent sa someone na magma-manage over them. May ganun, yung parang empleyado mindset na sinabi natin. Meron forever. Talagang mga ganun na hindi sila makagalaw hanggat walang nag-uutos sa kanila. Mm-mm. And hindi yung masama, so, walang masama doon. Oo, walang masama. Wala kaming inaano. So, kung ganun ka, siguro, Kenny, okay lang. Try mo itry. Siguro ako, pwede mo i-try yung agencies kung gusto mo magsimula sa ano. Kaya hindi ko binabadmouth yung mga agencies na pinanggalingan ko eh. Hindi ko sila binabadmouth. Isa lang talaga yung gusto kong mag-badmouth. Pero dahil I chose to be a better person, hindi ko na binadmouth. Isa lang yung gusto kong i-badmouth. Gusto kong i-badmouth. Hindi dahil sa agency siya. Dahil yon. Dahil nagpaluwagan siya. hindi yon. Hindi yung si ex-friend, ah. Hindi yon. Ah, hindi ba si ex-friend to? May iba akala ko si ex-friend. Oo. Ah, ito yung ex-friend mo, si country manager? Shh! Isa lang yun! Ang lakas ng blind item. Isa lang siya. Wala nang iba. Kaya... pagkabanggit mo ano, ng siguro, ano na yan eh. Yun na yun. Banggitin din natin, madam, kapag ano. Bakit? I'm not scared, charot. Sige na, Nisa, go na. Huwag mo kami pansinin. Banggitin din natin na kung bakit nagkakaroon ng agency. So, hindi lang yun yung mga agencies, yung mga established na naririnig nyo ngayon. Like, for example, sobrang dami. Ko, lagi ko naririnig yung My Out Desk, yung Rated Desk. MOD. Ano ba to? My is one of the parang pinaka-established. Like makikita parang mo kasi than, may HMO na sila, may mga advertisement more than na 7 years na yata sila sa Philippines. So marami ring agencies na makikita mo naman sa Upwork. So bakit nagkakaroon ng ganun? So ang ginagawa nila is na meron silang nakukuhang mga clients na pwede nila ibigay, ipasa sa mga agency workers nila. So, meron silang cut, syempre, kasi sila yung nakipag-usap sa client. And sila naman din kasi talaga yung magte-train doon sa agency workers. So, sila yung mukha ng agency. So, yun ang napili nilang ano. Oo, diba? So, yun ang napili. Hindi ko pinag-usapan na natin yapa, Treya. Oo. Tapos hindi ko kinaya kasi parang ang daming-daming gana. Parang intindihin ko na ulit yung sarili ko. Balik na lang ako sa dati. Oo. Tapos yung challenge kasi pag freelancer ka. Tapos naging agency owner ka. Mukha mo nakasalanan. Tapos parang agency owner ka naman kasi as a freelancer. Yung burden na maraming taong nakaasa sa balikat mo. Oo. Hindi. At saka yung ang iniisip ko talaga is yung nakaasa keme lang eh. Sanay tayo dyan. Pero ang iniisip ko talaga is mapapabayaan ko yung clients ko. Yung sarili mong kliyente. Oo, sarili kong kliyente. Ako, so, ako kapag ganun, binibigay ko na lang eh. Sabi ko, sige, ito yung friend ko, ito na lang, kayo na lang mag-usap. Parang out na ako, para focus lang ako dun sa mga kliyente ko. Though, merong mga tao na, yun na yung ginawa nilang path. Walang nasama doon. Dahil kaya nila sumuha ng clients. Kumuha na ng clients. So, nakakatulong sila doon sa agency workers. At kaya nila mag-train ng mga workers. Yes, oo. Nakakatulong sila ng iba. Sila sa as long as...
As long as patas walang ang pang- nila doon sa kliyente. As long as patas. So, sa kliyente at saka sa ano, agency workers nila, as long as walang naaagrabyado, walang naaapos, walang problema doon. Nadadaya, walang problema. Yes. Okay tayo so, and nasa sa inyo na yun kung gusto nyo mag-start sa ganun. Mm-mm. So, to gain your foothold, ganun. So, walang masama. So, sinasabi lang din namin yung pros and cons. So, most sa kanila is may bond. Parang, meron, may training bond. Sa ganitong mm-mm. taon, hindi ka pwedeng umalis sa kanila. Magtrabaho. So, magtrabaho sa iba. Sa kanila, oo. Meron ayun silang pala ang ano, mahirap sa... Non-compete. Ang mahirap pala sa ano, sa agencies is hindi ka pwede maghanap ng ibang freelance jobs. Like yung iba nga pinapabura yung Upwork, pinapabura yung ibang profiles. Oo. Kasi ayaw nila humanap ng iba. So medyo yan yung magiging, rason ano, kung bakit sa'yo. Ako nag-resign sa unang ano, sa unang kasi, kasi mawawalan ka talaga ng kabuhayan. Oo. Gusto ko kasi ng growth eh. Pagkatapos mo doon, paano? Paano pagkatapos tsaka, mo sa kanila? Alimbawa, zero ka. May client ka, may current client ka sa agency. Tapos biglang for some reasons nag-cancel si client, kung ano mang reason yan. So, yung time na maghahanap ka and sasalang ka na naman sa interview for the next agency, bakante ka noon. Wala kang sweldo kasi walang client, walang sweldo pag sa ganyan. So, eh gusto kong mag-solo kaya nag-resign na lang ako. Ayoko naman nang magtatago-tago ako na may client ako sa labas tapos pag nahuli ako, may mga kaso-kaso pag ayoko na mga ganyan. Kaso pa yan, oo. Oo, ayoko so, na mga ganyan, mga under the table kineme. Hawak mo talaga, oo. So, yun lang talaga kasi ang challenge sa agencies because kailangan talaga sa kanila ka magtrabaho. So, ang challenge lang is pag umalis ka, hindi ka pwedeng maging competitor nila. Oo. So, ayun. So, ang pangit lang din kung papatanggal nila yung Upwork and yung kung ano-anong mga profiles mo. Pag umalis ka sa kanila, start from the beginning ka. So, parang wala ka rin na-establish na pangalan mo dahil under ka sa agency eh. So, kung platform so, ka magsisimula, kung platform ka magsisimula, kahit gaano ka liit yan, sa pangalan mo siya nakalagay. Mm-mm. Nabibuild at nabibuild mo yung pangalan mo. So, nasa slide na kasulad ng sinabi namin, kaya katulad ng sinabi namin, nasa sa inyo pa rin yung decision. Binibigay lang namin kung yung saan kayo komportable. Depende kasi walang sa personality mali, walang nyo ano, yan. Lahat yan. Walang mali pero one OLJ, another, charot. Nag-work. Walang mali pero OLJ. Walang mali pero OLJ, charot. Ayan. May grudge talaga sa OLJ. Bastos yan eh. Nag-alis talaga ako sa ad na yun. Oo. Pinresyohan niya na lahat ng Pinoy talagang nilahat niya eh. Mas nakakairita siya dun sa mga nagagalit na maliit na rin. Eh. So, yun. Siya talaga so, may talaga kasalanan. Hindi. Kung kaya bakit tawang-tawa ako dun sa ano eh. Tawang-tawa ako dun sa mga epal ng epal sa comments na ano. Pag kunwari nagtatanong kung paano mag ano, kung paano mag pa-approve sa Upwork or nalulungkot. Yung sasabihin naman, ano, marami iba dyan, OLJ, natatawa lang ako. Kasi yun lang ba yung, ano. Meron ako kasing kilala, parang doon lang siya nakakuha ng job. Tapos wala na sa iba. So, ano, parang hindi ko kasi talaga, ano yun. Hindi ko talaga siya bet. Hindi ko talaga siya bet. Pero hinahayaan ko lang siya dyan. Kasi kahit papano, pa isa-isa, magkakaroon ka ng chance to enlighten kineme other clients. So, like din yung sinabi namin, nasa sa inyo pa rin yan. Basta kami, sinabi namin yung pros and cons and yung tingin namin. Ayun. Okay, lastly, tayo ay pupunta na sa direct. Tama direct. Ba? Direct. Yes. For me, yan yung pinaka-end goal ng lahat ng freelance. Like, yung, di ba sabi, di ba may training ako ngayon, so nasa batch 2 kami. Ang sinasabi ko sa kanila, hindi ko sila tinitrain maging forever freelancer sa platform. So, ang pinaka-aim namin is makahanap sila ng clients na direct, na diretso na sa kanila. And mabuild nila yung gusto nilang income based dun sa clients na tinatanggap nila. Hindi naka-based sa kung anong hours ka nagtrabaho sa, ano, sa platform. Ayun. So, pero yung direct client, yun ang nangangailangan ng mas maraming trabaho, mas maraming oras, yun yung nangangailangan ng investment talaga. Oo. And yan yung masasabi mo talaga na responsibility. Charot. Yes.
Yan yung masasabi Spider-Man. Mo, ano. Wow, meron pang ako, stores. Kasi ako medyo nandito na, nandito ako ngayon sa direct eh. So, dito ko masasabi na hindi ko kailangan magtrabaho ng 8 hours a day para makuha ko yung income na gusto ko. So, para makuha mo yung income na gusto mo, hindi mo kailangan mag 80 hours upward and hindi mo kailangan mandaya. So, posible siyang makuha through direct client. So, yung ang pros nito, syempre, yun, mas mataas and hawak mo talaga yung oras mo. Ang cons naman niya is kailangan established ka na talaga and mas marami kang aayusin. May time Na mabigat na trabaho yan. Kasi per project. And dito talaga yung, ito talaga yung sinasabi natin na yung kikitain mo is directly proportionate to the sipag na ilalabas mo. Oo. So, dito talaga yun. Ito yun, sa direct. Napakaliit. Tsaka hindi siya, daya ka dito. Tsaka hindi siya yung nakukuha sa agad-agad. Ito talaga taon ang bibilangin mo rito, minsan ilang taon, pwede rin ilang buwan. Pero kasi hindi ako naniniwala sa ilang buwan pa lang, tapos magdidirect na. Sa akin kasi parang kailangan mo talaga ng oras para patunayan yung sarili mo. Iba sabi nga natin, pagka nagsabi ka ng isang bagay, support kulang sa akin, kulang. Kasi kung ako yung kliyente, para magkalakas ng loob kang lumapit sa akin at ialok yung servisyo mo. There has to be some solid expertise behind you. And expertise is not earned in months. Sa akin ha. This is something personal. Ako, bago ba ako naglakas ng loob na mag-isa? Isang taon ako nasa my out desk. Bago ako naglakas ng loob na mag-isa. Na lumabas. Ano yan eh? Ikaw naman ang makakapagsabi kung kailan yung tamang oras para sa'yo. Ako ano, di ba nakwento ko naman sa inyo yung malanding client ko? So, yan na naman tayo. But, dyan niya napunot parang, yung ano eh, pinindot kasi siya nung malanding client niya. Ano, so doon ko na-realize na pinindot. Ano, doon ko na-realize na maraming courses that time about kung paano mag benta ng e-book sa Amazon. So, syempre, ang ginawa ko, hinanap ko yung groups noon kung saan tumatambay yung mga tao doon. Ay, yung mga taong na students noon. Hinanap ko yung groups noon. So, sumali ako. Tapos hanggang nakikipag-interact ako. Tapos, nag-introduce ako na writer ako. Ganun. Tapos, nag-PM na sila sa akin. So, doon, as early as ilang buwan, nag-direct ako. Pero so far, hindi naman ako naloko. Pero direct siya na per project lang talaga, per ebook lang talaga. So, na-establish ko yung pangalan ko dun sa group na yon. Ngayon, tuwing may maghahanap, hanggang ngayon, pag may naghahanap ng writer, itatag ako or ire-refer ako. Merong mga mag-PM na meron akong friend na naghahanap ng writer, ganun. Kahit na hindi na ako, matagal na akong hindi nag-ebook, dahil yun yung na-establish kong pangalan, may lumalapit pa rin na naghahanap. At saka, sa direct din kasi, mataas din yung risk. Yes, oo. So, yung risk na kasabayan ng direct, so mataas yung gain, mataas ang risk. Mataas din yung investment in terms of work. So, lahat mataas. Lahat mataas, in short. Magtrabaho ka, Char. So kung ayun, hindi ka pa ready sa ganong kataas na risk at gusto mo pa rin doon sa secure, wala problema security. Kung hindi ka pa mag-design. Pero hindi naman siya kailangan na jump eh. So pwede habang nasa platform ka, mag-start ka na maghanap ng pa-isa-isa. Pa-isa-isa. Tumanggap ka, lumapit ka ng ano, lumapit ka, mag-email ka, ganon. So hindi naman siya masama. So pag nakakita ka ng client na okay, na mataas ang bayad sa'yo, yun yung alagaan mo. Oo, ganun ginawa ko. Parang, meron ako fixed client. Kasi gusto ko mag-transition into per project eh. Para mas controlled ko yung oras ko. Ayoko nung magpapaalam pa ako ng, maghihintay pa ako ng approval kung dapat ba ako magbakasyon o hindi. Ayoko na ng ganung buhay. Tapos, pwedeng, just to let them know na hindi ako available ng araw na yun. Pero para humingi pa ako, so ayoko na.
Isa-isa ko nang tinatagal yung bakas ng employment sa katawang ko. Though ano nga, pag direct ka, so, ikaw ang ano eh, ikaw magsasabi kung kailan ka available. Uh-oh. May power ka to. Yun lang, mag-notify lang ako na, hindi ako available ng ganitong araw, maglalakwa siya. Hindi ako mag-work nito, ganito. Birthday ko, so, anong tawag dito? Ako na wala na ako, napunta na sa inyo. Ano? Sorry na. Wala ka na naman. Ano ba yung sinasabi ko? Ayun, yun, kasi gusto ko mag-transition into per project para hawak ko yung talaga ng buong-buo na yung oras ko na hindi ako mapipilita mag-login ng kailangan. Mm-hmm. Habang meron akong parang per hour na client, nag-start na ako pasukin yung per project or per transaction basis na kalakaran. So, sa una talaga, effort. Tumanggap ako ng sobrang baba para lang mabuksan yung pinto. Tapos yung mga sumunod doon, pataas na lang pataas hanggang ma-achieve ko na, hindi ko pa na-achieve yung target rate ko na per transaction ha, pero papunta na, going there. So habang nadadagdagan ng client, bagong client, pataas na lang pataas kasi padami na ng padami yung na-handle ko na projects na per transaction. So ayun. Pwede mong unti-untiin yung transition. Hindi kin naman kailangan sumugal ka agad ng biglaan. Hindi naman kailangan. Yung sinabi ko rin na ano, kahit newbie ka, pwede ka na mag-start. Ah, ganito pala kasi. Kung newbie ka kasi, pwede mo, kung hindi mo alam yung niche mo, pwede ka tumanggap ng kung anong VA job or kung ano yung makita mong ano. Tapos, kaya mo i-figure out. Mm-mm. Saan ka nag-enjoy? Saan yung gusto mong job? Saan ka nag-excel? Tapos, yun yung hanapin mong clients sa direct. Uh-oh. I-multiply mo by 10 yung client or client or type ng job na gusto mo. I-multiply mo by 10 by looking for them mismo. Kasi alam mo na yung kailangan mo eh. Alam mo na yung solusyon na kaya mong ibigay sa client. Eh. Alam mo na yung kaya mong gawin. Hanapin. Oo. Alam mo na siyang hanapin. So, i-multiply mo yung gusto mo. Alam hindi mo na yung target mong client nito. Kung sino. Yes. hindi yung magsasali bato nitong, pa. After nitong project na to, wala kang choice, kukuha ka ulit ng VA, tapos sasabihin mo, hindi ko gusto to, mas gusto ko yung dati. Kung ganun, edi ikaw yung gumawa ng paraan para yung trabaho mo, yung gusto mo. Oo. Pwede naman yun eh. Oo. Parang hindi ka nababurn out. Yung trabahuhin mo, yung gusto mong trabaho. Yun yung work your way up there. Ito yung pinili mong trabaho dahil mas malaki yung kita o dahil ito yung uso or dahil ay ganito yung sa friend ko gusto kong sapawan ganyan or dahil yung available wala kang or, choice ito na nga yung alamin nyo and it's a matter of investing you invest effort para matrabaho mo or para ang trabaho mo is yung gusto mong trabaho. May effort na kailangan kang invest. Oo. So, hindi siya yung gain, malaki din yung effort. Malaki yung gain, malaki yung effort, malaki yung risk. So, kumbaga, in order to reach malaki din direct, ang expectation. And in order for you to be at direct, which a lot, I would agree with Nizza, is the pinnacle. To me, ha? It's also the pinnacle of being a freelancer. Yung talagang makapag-offer ka na kahit kanino, confident ka. It takes time, it takes effort, it takes work. I think it's a reality na kailangan nating tanggapin. Courage. Persevere ka lang. Lahat kayang pumunta doon. Courage, correct. Courage. Kailangan ng tapang. Courage. Kasi yun yung isa sa mga nag-hold back sa akin dati eh. Oo. Alam mo, yun yung ano eh. Yun yung talagang love your job. Doon mo talaga masasabi eh. Yung talagang hawak mo na yung oras mo. Like, kunwari ako sa ngayon, yung schedule ko ngayon, hindi ako kailangan mag-alarm ng maaga. Ang morning ko is, kapag nagising na si Asti, gising na kami, tas homeschool na kami.
hindi ako kailangan magising ng umaga dahil kailangan ko mag-report sa client. Eh, kanina, magti-12 na yata siya nagising. So, ako din, nakahilata ako. Kasi hinihintay ko siya magising. Ginugulo ko siya. Wala siyang pakialam. So, ayun. So, nandun ako sa ano na, love ko talaga yung job ko. Kaya rin siguro ako nakakapag-pay it forward din dun sa trainee. Kasi nga, na-enjoy ko na yung ginagawa ko. And hindi ko na naisip. Hindi mo kailangan i-drag yung sarili mo para magtrabaho. Yes, or, hindi ko na naisip na kailangan kong mamera ng ibang tao para yumaman. Di ba? Tsaka yung alam mo, every time na makaka-receive ka ng inquiry, para kang high school na nalaman mo may nagkakakilig. Nakilig ka! Aminin mo! Yung kanina nga, di ba, sabi ko full capacity na ako, tapos may nagtanong lang ng, ay, kailangan ko ng PC. Ay, sagutan ka na ako, may email address and number. Eh, kasi naman, bakla susuting ka talaga eh. Susuting ka naman talaga, madali kang kausap eh. Nakakapamigay ako eh. Pag kunwari, kinausap ko, tapos ay, hindi ko to kaya, hindi, or ayoko na magdagdag sa time ko kasi enjoy na ako sa schedule ko ngayon. Ibibigay ko dun sa kakilala ko or sa mga naging kasi kung ayaw mo nung trabaho mo, every time naman mag-i-inquire sa'yo, buyan, ganun mo, ano mo eh. Buburaot ka. Mabubwisit ka. Tapos tuwing papasok ka, mabubwisit ka. Alam mo yun? Oo. Tsaka and weather, direct na yan. Yung sarili mo. Hindi mo kakayaan yung sarili mo sa trabaho. Whether direct yan, whether employee ka, whether sa platform ka or wherever. Pagka ganun yung attitude mo na kapag ka may nag-inquire sa'yo, nabuburaot ka, ay bakit ka pa nagtatrabaho? Kasi the fact may nag-inquire sa'yo, ibig sabihin pera yun. True. Diba? So wakang kayo maburaot. Di ba, naalala ko yung sa call center. Naalala ko tuloy yung nang maliit sa call center. So, si Ate Girl, oo. Kung nagtatrabaho ko, oo, di ba, nakakairita. So, sa call center siguro may cake ka mainis na sa tumatawag sa'yo. Kasi naman, ano, hindi mo naman hawak yun. And ano, trabaho mo talaga yun. Pero kung nagpili sa client mo, tapos... nabuburaot ka. Huwag yun naman ginaganyan yung industriyang siyam na taon kong minahal. Oo nga. Yes. Diba, sino ba arte. So, lakas ako virgin. Ayun rin. So, hindi rin naman, ano, meron kasi kaming nabasa na parang minamaliit niya yung mga galing sa call center. So, Ay, nako. Alam mo talaga, nagdilim talaga yung paningin ko. Nagdilim talaga yung paningin ko. Member dun sa group para lang sagutin siya. Na parang, uy, ate, alam mo ba yung pinagsasasabi mo? Oo. Gaga ka? Alam mo yung laging rebuttal ng call center agent na kapag minamaliit, siguro nag-apply ka dati sa call center tapos hindi ka natanggap, kaya bitter na bitter ka. Parang gusto kong ganun. Diba? Diba ano sagot ko sa'yo, Rhea? Sabi ko sa dami ng tinerminate ko sa call center, baka isa siya sa mga iterminate ko. Diba? Nanggigil ako doon. Hindi na nga maganda, pangit pa ugali. True. Pag hindi ka maganda, call center, hindi yan, ano ha, hindi yan yung basta papasukan mo para mag-aral ng English. Hindi yan yun. Hindi yan papasukan mo para lang matuto kang mag-English. Mag-test na ka. So, dahil unang-unang requirement sa call center yan bago ka makapasok, kaya marunong ka mag-English. So, paano mo gagamitin training ground yon? So, nga. Kung wala kang English. Kasi hindi ka namin tatanggapin. Kasi kung makapasok ka man nang wala kang English, unang-una, yari yung recruiter mo. Pangalawa, iti-terminate ka rin namin. Sorry, I'm speaking as a training manager. Kami yung filter bago kayo makarating ng ops eh. Hindi namin kayo patutungtungin ng floor kung hindi kayo maayos sa English. True. Sa amin pa lang, iterminate na namin sa kayo. Alam ni Rhea yan. Yung kakausapin mo talaga ng true. Yung ilan ang tineterminate ko sa ilang araw. Ilan ang tineterminate ko sa isang araw. May pinag-off lang sa awa. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Sa Novaliches hindi ako masyadong nag-terminate. Si friend. Si friend. Ako.
Hindi, kasi nga, di ba yung MMO? Hindi, di ba yung MMO nung ano? Hindi, hindi ako sa Nova Leaches nag-terminate ng marami. Sa Rojas talaga ako nag-terminate ng marami. Oh. I terminate around 20 people a day. 20 people a day because they have bad intentions. True. Ang call center, hindi siya training ground. Hindi mo siya, hindi mo siya pwedeng applyan para lang gumaling ka sa English. At hindi. Dahil hindi namin trabahong turuan ka ng English because communication and English kailangan is a core skill. Core skill yun. Dapat, ibig sabihin, alam, meron ka na nun. Dapat. Uminit daw talaga yung ulo ko, di ba? Hindi siya training ground. Chill. Pero ano siya, strength ka dapat. So yung mga naggaling sa call center, wag kayo masyadong pwedeng ipolish. Na. Pero dapat nandun Pero yung sinasabi natin, yung mga galing naman sa call center, strength nyo yan eh. Nakapasok kayo dun eh. So, huwag kayong matakot na makipag-usap sa clients, ganyan. Mm-hmm. Kasi kakayang-kaya nyo yan eh. Kung sino-sino na yung nakausap nyo ano noon eh. Parang, konting reminder din, no? As much as maraming galing sa call center na natatakot na mag-start as a freelancer, meron ding mga galing sa call center na saksakan ng yabang. Feeling entitled naman dahil galing sila sa call center, eh feeling nila, ang galing-galing na nila. Entitlement, correct. Hindi rin yan badge na pwede nyo ikaligin sa team nyo para masabing polar opposite siya. Bakit nga ba tayo napunta rito? Bakit tayo sa call center? Ano ba? Ewan ko. Kasi nga yung English eh. Ba't nga ba? Yung Englisher. Basta. Oo, so basta. O, balik na tayo. Nasa na yung guide natin? O, nasa direct tayo. Okay, o, tapos na tayo. Natapos na natin lahat. Dito tayo. So, where did bilang... you get your freelancing clients? Oo. Dahil final word of the night, dahil 1:30 na tayo. Nakakaloka, o. Sige, Gora. So, final word, madam. Final word. Ayun. So, parang... marami kayong options kung saan kayo pwedeng makakuha ng projects, ng clients, madaming options. And maging careful lang kayo sa pag-choose kung saan, hindi kung saan yung mas maraming pera, kundi kung saan mas magmamatch, unang-una sa preferences nyo, pangalawa sa target clients nyo at sa target market nyo, pangatlo, yung mag-fit din sa klase ng setup na gusto nyo. So, kung gusto nyo ng per project, meron mga, may platforms dyan na nag-offer ng per project na mga gigs. Kung gusto nyo ng per hour, meron din. Kung gusto nyo ng direct, yon you have to, mas grabbing effort doon. Kung gusto nyo naman ng mga agency na may nag-handle sa inyo, at yun yung mas nag-work sa personality type nyo, at doon kayo mas comfortable, at ayaw nyo mag-effort pa, for some reasons, go. Maraming ano, sobrang diverse ng options natin. Marami tayo lahat options sa freelancer. So, carefully choose kung ano yung mag-work sa inyo para mag-succeed kayo sa career na ito. Okay. And sa akin naman, kapareho kay Rhea, your success is dependent on your choices that on the choices that you make. So, be careful lang talaga. Choose the platforms well. Choose the jobs well, choose everything that has to do with your path well, pero more importantly, just make sure na kung ano yung sasabihin nyo sa profile nyo, you can back it up with work, with quality work, and you can back it up with experiences. Para lang hindi kayo nahuhuli or hindi na question kung ano yung meron kayo. Yun lang. Walang parang duda. Everyone naman, naniniwala naman ako na everything naman to me naman everyone has a place under the sun. Walang issue sa akin yon. Everyone has a place under the sun, whether it's Upwork, whether it's only OLJ, sa laki ng freelancing merong lugar ang lahat ng tao. It is just dependent on the effort that you put out and ikaw as a person. So yun lang, hanapin mo lang kung saan yung lugar mo, and pag nahanap mo yon, mag-thrive ka doon. Do your best, give your best, be a good freelancer, be a good colleague, be a good client as well, and everything will fall into the right place. So, yun lang. Yes. Ang formal ng mga last word natin. Ikaw naman. So, dadagdag puro ko lang din. Puro kasi dagdag, mag-last word ka ng sarili mo. Charot.
Oh, dadagdag lang ako. So, ano, yung dagdag na lang. Yung idagdag ko lang sa mga sinabi nila na eh, lahat ng gagawin nyo, i-make sure nyo na nagbe-build siya ng foundation nyo. Yung hindi ligwak-ligwak yung kung saan-saan ka nagpupunta. So, i-make sure nyo na lahat ng move nyo is papunta doon sa total goal nyo. Doon sa ultimate goal nyo. So, alamin nyo sa sarili nyo yung why, kung bakit kayo nag-freelance, and kung ano yung gusto nyong maabot eventually. So, hindi kailangan na maabot mo agad yung presyo na gusto mong maabot. Pero make sure na lahat ng kukunin mong project and lahat ng kakausapin mong client ay matutulungan ka makapunta doon sa ultimate goal mo. So, yun. Kasi kung kuha ka lang ng kuha kung anong meron, tapos hindi naman siya papunta sa ultimate goal mo, sayang yung oras mo eh. So, mas maganda yung i-plano mo na yung ultimate goal mo and yung why mo. Kasi yun yung magbabalance sa'yo eh. Every time mahihirapan ka, balikan mo yung why mo. Dapat powerful enough siya to keep you going kahit na burnout ka na or pagod na pagod ka na. Pero eventually naman din kasi, kung gusto mo yung ginagawa mo and papunta ka dun sa goal mo, malilesen yung burnout and yung pagod kasi nag-i-enjoy ka eh. And alam mo na may pinupatunguhan yung ginagawa mo. Ayun. So yun yun. Maraming salamat sa mga nanood ngayong gabi. Yeah. Uy, umangat tayo ng ano. Nakita ko kanina, 32. Yun yung pinakamataas. Yes. Salamat po so, sa mga nanood. Whether 32 or 3, wala akong problema. Ang importante, basta may nanonood at may natututo. Kahit si Rhea lang yung nanonood. Siya pa yung nagsasalita, siya pa yung nanonood. Okay lang. Magsasalita pa rin kami dahil madaldal lang dahil kami. Gusto lang natin madaldal. So, yun. Sa mga nakakakita ng value, make salamat. Sure panoorin. Maraming salamat. Meron tayo every week. And we're day, happy tapos na nagka-value kami. Or, let's say, meron kayong gustong i-discuss namin or meron kayong gustong marinig yung thoughts namin, message nyo lang si Nizza. Message nyo lang si Nizza and definitely accommodate namin sa mga susunod na episodes. Yes. Episode 13 na to. So, see you sa 14 next week. Yes. Naka 14 na tayo. So, yung mga past, scroll down niya lang dito sa page kung saan tayo nagla-live ngayon. Dito lahat yun. Okay. Have a great weekend. Okay. Maraming salamat. Have a great weekend, everyone. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Hello, I am a...